Go. Okay guys, bali ang dinisa sa atin ngayon yung refrigeration, no? Bali, ang problema ng RF na to, wala siyang karga. No refrigerant charge. Bali, gumagana yung dito ito, kaya na, siyempre, hindi sila lamig. Nagpapapyug yung system, no? Ngayon, yung kumunta sa inyo yung electrical diagram, no? Ng refrigeration, bali ito yun. Ang diagram sa rito ng maliit, kaya lang binakyan ko, no, para makita nyo. No. Bali, ito yung kanyang line 1, line 2. No? Then, yung line 1 niya, kung makikita nyo, mula rito na dito, nakamakita nyo yung door switch dun sa harapan ng ating ref, yung pinaka-pinto niya. Once na binuksan nyo yun, magkuklos yung takto. Kaya iilaw ngayon yung valve. Once na sinara niyo yung pinto, mag-open siya, no? Yung valve doon, nakapatay. Okay? Line 1, line 2, kukunectan niyo yung isang linya. Then, yung isang linya sa kabila, andun yung door switch, ilaw. Anong sabi ko? Pag binuksan niyo yung pinto, mag-close contact to. Pagkakaroon ng ilaw. Pag sinara niyo yung pinto, pag umuping contact siya, mamamatay yung ilaw. No? Ngayon, pupunta tayo dito. Ano ba to? Ito yung thermostat control. Yung pinipilit para dun sa settings na gusto niyo mas malamig. No? Yung ating ref. Okay? Ito yun, papakita ko sa inyo. No? Bali, ito yung ating ilaw, no? Ito yung ilaw natin, nakatago, yan. Ilaw yan. Yan. Ito yung ating thermostat. Yan, temperature control. Ito yung may settings, no? Ito yung inilikot. No? Sa kung ano yung gusto nyong lamig. Yun. Okay? Ngayon. Pag binuksan nyo, pag binuksan nyo, iilaw siya. Pag sinara nyo, mamamatay yan. Mamaya titingnan natin, ha. Ngayon, balik tayo dito. Ito yung thermostat, no? Okay, thermostat. Yan yung nakukontrol ng ating compressor. Kapag yung malamig na, inabot na yung set point niya, nagkakatok yung ating kumpreso, magpapahinga. Okay? Then, thermostat, pupunta siya ng overload. Ano ba ang trabaho ng overload? Ang trabaho ng overload, kapag nag-high ampere yung ating kumpreso, mag-open yung ating overload, no? Mag-open contact siya para patayin niya yung supply papunta dito sa common. Okay? Overcurrent to. Overcurrent protector. Once na nag-high ampere, usang ikakat niya yung supply papunta sa kumo ng compressor. Okay? Then ito yung ating starting, ito yung ating running. Okay? Paano ba mag-basa ng mag-identify ng common starting sa kanang running ng compressor, no? Gagamitan natin ng tester, no? Bukas ng umaga. Alas 5 ata alis bukas. Ito yung ating tester, no? Bulakan. Talagyan natin yung ating tester. Bulakan! Huwag na pagkatapag mo, ha? Bulakan niya. Bali, ito yung common, no? Common. Pagpapal tayo, ha? Pinom tayo, ha? Saka dito. Okay? Ang mababasa natin ay... Lan. Pwede na daw? 22, no? Okay, 22. Pagtatagi muna tayo, no? Halimbawa, ang kanan natin ay 1, 2, 1, 3, 2, 3, no? Okay. Nung readingan natin yung 1 and 2, ang lumabas niya ay
22. ¿Okay? 22 ohms. Ang susunod natin ngayon yung 1 and 3. Ohms. Ngayon, paano natin malalaman yung ano? Yung umun. Ito yung C. Ibig sabihin yan, umun. Yung S. Starting. Yung R. Ani. Okay, paano natin malalaman? Ang unang titingnan natin dyan, yung kung alin yung pinakamataas, no? 2 and 3 yung pinakamataas, no? Ibig sabihin, yung 2 and 3 na yan, nandiyadyaan yung pomo, yung starting saka yung running. Alin man sa dalawa na yan, nandiyan yung starting saka yung running. Ibig sabihin, automatic yung 1 na yan, yung 1, automatic, yan na yung kanyang umun, no? Ngayon, yung 1 na yan, 1 equals to umun. Ngayon, ang hahanapin natin yung starting saka yung running. Paano malalaman? Malalaman lang yan dahil dun sa reading, no? Ang umun starting ay mataas sa umun running. Itingnan natin dito sa dalawang to kung alin ang mataas. Alin ang mataas yan? Yung ito. Ibig sabihin yung 2 yung starting, yung 3 yung running. No? Naintindihan nyo ba? Nag-reading tayo, no? Tatatlo yung terminal niyan. Ito, halimbawa, yung terminal ng compressor. No? Nag-tagging tayo ngayon. Ang 1, 2, 3. Nag-reading tayo, no? 1, 2, is 22. 1, 3 is 21.8, no? And 2, 3, 43.9, no? Pansyan mo. Ngayon, para malaman natin kung alin dyan yung CSR, ang unang hahanapin natin, ito lang sinabi ko nina, yung pinakamataas. Ito yun, yung pinakamataas, 43.9. Ibig sabihin, yung 2, 3. Pag nahanap nyo na yung pinakamataas, yung natitirang number, yun yung automatic yung magiging common. Ito yun. Yung 1, common. Ngayon, nahanapin natin kung alin yung running sa starting. Yung sinabi ko, yung pinakamataas dun sa dalawang natitira, na rinidingan natin, yung 1, 2, saka 1, 3, yung pinakamataas, yun yung starting. Kaya ito yung nakita natin ng mataas, no? Ito. 1, 2. Ibig sabihin, 1 yung common, 2 yung magiging starting natin, no? And then, 3 yung ating magiging running. Ito yun. Nung 1, 2, and then, 1, 3, 2, 3, no? Kaya automatic, yung ito natin ay magiging starting. Then yung ating 3, yung magiging running, no? Ibig sabihin, ito, common, starting, yung magiging running. Kuha nyo? Kung paano malaman yung common, starting, running dun sa terminal. Kasi, pag nagkamali kayo ng connection dyan, lalo sa malalaking compressor, ito, hindi kayo magkakamali kasi yung PTC may butas, isasalpak nyo lang dyan, okay na. At yung overload may sariling butas sa taas, ano, sa taas, no? Ang kabit ng overload.
sa taas. Hindi kayo magkakamali dito kasi maliit lang. Pero ito sa malalaki na compressor na walang ganitong isasalpak, eh baka magkamali kayo, sisira yung compressor. Okay? Ngayon, tulad kanina, pinakilala ko sa inyo yung compressor to compress the low pressure into high pressure, no? Ito yung ating suction, ito yung ating discharge, pupunta sa condensing, then babalik, dadaan ng filter dryer, pupunta ng capillary tube, okay? Then papasokin din sa evaporator. Pagbalik niyan, pupunta ulit yan dito sa compressor. Yan ang trabaho niya. At yung electrical natin, mayroon tayong thermostat control, mayroon tayong valve, mayroon tayong PTC, may overload tayo, yan yung mga electrical, no? Ngayon, kakabit natin yung electrical, no? Papalitan natin itong sirang overload dito sa isang buo, no? Ang gagawin nyo lang, ipapasok nyo ito dito. Then, ito yung una nyo ikakabit, no? Ito. Kasi iipitin ngayon yan ng PTC. Una nyo isasalpak yan din sa butas. At ito naman, ikakabit nyo na ito dito. Saka nyo ngayon. Papasok dito sa butas. Iipitin niya yung overload. Pag nagtanggal kayo, ito ang una yung tatanggalin. Huwag ito. Kapag ito'y nakapasok dyan, tinanggal nyo ito, masisira yung puti na yan kasi nakalaki yan. Pag nagkamali kayo ng tanggal, no? Ito, maaaring mali yung tanggal nito. Kaya nasira. Ang unang ba tatanggalin ito? Kasi kung makikita nyo, itong puti na to, yan o, nakapasok yan dyan. Yan o. Kaganyan siya. Pag tinanggal nyo ito, masisira. Kailangan ito yung tatanggal na una bago ito. Diba? Kaya kung mali ang kalas nyo, mabubungi talaga yung overload nyo. Kasi mali yung tanggal nyo. Okay? Ngayon, ito. May ano na o may mapa? Oo. Lakampos. Okay, sasawin na natin. Okay, saan na yung tornilyo? Ngayon, kapag may, halimbawa, may leak yung unit, no? Ang una nyong gagawin, kapag ganito, kapag yung ito kasi, na-identify na natin na yung leak nito, hindi dito sa pinaka-pito niya, no? Masira na yung kanyang pito. Ito. Bali, pag tinanggal natin yan, hindi siya nagkakaroon ng leak kasi wala na yung kanyang plastic. Dito sa sumisingaw, no? Malamang may problema na. Ngayon, papalitan natin ito ng gamit dito sa bago. Para sigurado tayo. Halimbawa, nagpalit kayo ng ganito, ng pinto. Okay? Palitan mo ng bago. Okay, napalitan na natin ng pito, no? Ang gagawin natin, magka-flashing muna tayo, no? At tanggalin natin to, i-flashing natin yung unit, no? Okay.
Lasing tayo ng unit, no? So, ito yung ating nitrogen, no? Kapag nag-lasing tayo, kailangan meron tayong gamit na manipulins, no? Okay. So, paano gagawin natin para tayo makapag-lasing, no? So, makikita nyo, nakatabit sa house, no? Kapit. Okay. Then, at ilalagay natin yung isa dito sa pag ng nitro. Okay? At yung isa, kasi ito naka-clear tape siya, papasok natin dito. Okay? Papasok siya. At bubuksan natin yung nitro, no? Dahan-dahan, no? At lalabas ngayon dito yung pressure. Dapat may lumabas na pressure dyan, no? Kasi kapag walang lumabas na pressure dyan, barado yung ating system yan. Yan, may lumalabas. Kung nakikita nyo yung gauge tumataas, no? Hindi kasi basta papasok yan kasi hindi naman ang kapilya. Yan yung flashing na ginamitan natin ng nitro, no? Flashing na ginamitan ng nitro. Tara natin, buksan natin yung nitro. Then, dalawa yung pa-flashing natin, no? Dalawang side. Flashing natin, ginamitan natin ng nitro, no? Pero may isa pang flashing ng pagpa-flashing, yung self-flashing. Ang gagawin natin, sasaksak natin yung unit, no? Sasaksak natin, pangandaran natin yung piso, hindi saka tayo magpa-flashing. Pa-flashing natin dito. Self-flashing. Mayroon tayong self-vacuum saka mayroon tayong tinatawag na self-flashing, no? Pero ako, pag nagpa-flashing kasi ako ginagamit ko yung nitro, then kapag nagbabacuum naman ako, ginagamit ko talaga yung vacuum pump para mas maganda. Ito, ginagawa lang doon ng mga walang gamit, no? Pero pag may gamit ka naman na nitro at may gamit ka naman na vacuum pump, mas maganda yung gamitin, no? Okay, so tayo ng self-flashing. Ipipiksa natin to at pagkatapos, ililigpis natin. Okay? Yun yung procedure, no? Kapag mailig yung system, i-flashing nyo muna. After flashing,
iligtas nyo. Pag nakita nyo yung kung saan nasa nyo ilig, iplasing nyo ulit. No? Then, pag yung nagligtas kayo, wala nang lift, ang gagawin nyo, anong gagawin? Ibabakin na yung system, then charging. Mag-refrigerant. Yan yung tamang procedure. Tandaan nyo guys ha, kapag may lift yung system, ang gagawin, pwede yung iligtas nyo muna, yung unit, pag nahanap nyo, hinangan nyo siya, pag nahinangan nyo na at alam nyo wala na siyang leak, i-flashing nyo, leak test, vacuum, and then charging. Yun ang dapat nyo gawin. Ipipan na natin itong perna, no? At ililigtis natin. Kung walang lift dito sa may nagigitan, naka-clear na clear. Okay. Ngayon, kakantahan natin ito. Lagay natin yung isang gauge dito. Service valve. At yung isa, dito sa may nitro. Okay. Then, una nyo buksan yung manifold gauge. Saka nyo buksan yung nitro. Pagdan lang natin ng 150. Mang the juice. Okay guys, kung makikita nyo, naka 150 tayo. Ano yung sabon? Gagamitan natin ng sabon. Lalagyan natin ito, no? Eh, yan yung procedure ng pagliligtis, no? Okay, wala naman. Lahat ng mga fittings, lagyan nyo. At kailangan yung gauge hindi siya dapat mababa sa 150. Okay, pag bumaba siya ng 150, ibig sabihin mayroon siyang leak. Okay. Ito wala naman. Okay guys, bali i-release na natin yung ano, yung pressure nito. Then magpupusin na tayo sa evacuation, no, of ng system, no. Wala namang leak, no. Malalaman niyo yung yan. Malalaman niyo yung unit kapag may leak. Dapat bubula. Tulad dito, no. Papakita ko kayo, ano po, ito may leak. Yung pag may leak yung unit, napakita ko kayo, no? Nakikita nyo yan. Walang po natin ito ang muha. Halimbawa, ito may leak, napapakita ko kayo, bubula yan, no? Kapag may leak siya, nakikita nyo yan. Bubula yung ano yan, no? Yan, malaking leak yan. Pero yung sa mga maliliit na leak, hindi nyo makikita basta-basta, no? Yan, malaki ang leak yan. Pag may leak yung unit, nakikita nyo ganyan, bumubula. Yan. Nakikita nyo na gumaganyan yung bula. Bababog siya kapag may lift yung unit. Pero ito, wala naman siyang lift dito. Okay naman. Wala siyang bubbles, no? Kaya, actually na ibabag natin kung saan magdamag yan. Kung nakaraan, dito lang tayo magdalaw. I-release na natin, no? So yung papunta dito sa service valve, at yung isa naman, ilalagay naman natin dito sa vacuum pump. Then,
open natin muna yung ano yung suitcase mo. Ako ba? Saka natin isaksak yung power. At yun natin, i-vacuum. Antayin natin na mag-vacuum hanggang negative 30. Okay guys, balik kanina pa tayo magpapakyong, no? Mga nasa ating minutes na. At tumagal po yung kanyang level, yung gift, which is kanyang gift class, no? Gagawin natin, papatayin muna natin ito. Yung up muna natin yan. Then, saka natin patayin yung pakyong pan. No? Kapag kasi inunan yung patay yung pakyong pan na nakabukas pa itong valve nito, kapasok ulit yung hangin. Kailangan, ito muna yung isasara nyo. Saka yung patayin yung vacuum pump para hindi pumasok yung hangin mula dito. Then tatanggalin natin to at ilipat natin yan dito sa 1348 para dito sa ating dito. Okay, natin to at pinapapas niya. Pag fully open na, pasingawin muna natin ang pangkili dito. Sipa ka may hangin. Then, saka natin, kakalgahan. Kapapatay muna yung unit, maglalagay muna tayo ng standby pressure. No? Okay. Saka natin yung open size mamaya, pag kumahandap na, no? Ngayon, meron na siyang standby pressure. Isaksak na natin yung unit. Okay. Kumanda ngayon yung compressor, nakita niyo naman, bumababa na yung kanyang pressure, no? Bumababa yung pressure. Tingnan natin kung hanggang saan siya bababa, no? At ito yung ating clamp ammeter, no? Lagyan natin sa garahe. Okay. Yan, 0.97, no? Ang garahe na nabubasa niya. 0.97. Okay. Bumababa yung kanyang ratio, no? Kakargahan lang natin yan ng nasa 15. 15 na PSI. Tayo na natin kasi nagsi-circulate pa ngayon yung pressure, no? Okay, kasara natin muna yung ating tanggan ng R134A. Ano na natin, observe natin, no? Kasi pababa pa yan, gawa ng kaka-start lang ng unit. Pag yan ay nag-circulate na dun sa system, bababa pa yan, no? Tignan natin dito sa kabila. Ayan guys, no? Pag binuksan nyo yung pinto, nailaw, no? Pero once na sinara nyo yan, ito kasi yung switch natin, no? Ito yung door switch natin, ito yung ilaw, nasa default yung thermostat. Pag sinara nyo kasi, tatamaan siya, then mamamatay yung ilaw. Pag bukas nyo, magsiswitch na yun siya. No? Yun yung ibig ko sabihin. Ito yung ating cabinet, freezer. Yan o. Hindi nang lumalamig. Titingnan lang natin mamaya kung dapat maganda na yung kanyang lamig, no? Sasarado lang natin para malaman natin kung maganda yung lamig niya kasi ngayon na mag-circulate ko yan. Okay guys, bali titingnan natin yung ginawa kahapon na rin kung kumusta na yung performance, no? Naglagay tayo ng ice cream, di titingnan natin kung tumigas. Nagkita niyo naman, no? Umuusok pa. Yan, at yung ice cream din natin, no? Frozen na frozen.
Yan, mayroon na tayong pang pang merienda, no? Okay na, i-deliver na natin ngayon. Okay? Mission accomplished.